Pangmataas na pagpupuri sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating isang pinakamalakas na palakpa. Hallelujah. So bago po ibigay sa inyo mga kapatid ang katotohanan na dapat taang natin ibalik ang pagpupuri sa ating Panginoon, ay ayan po ninyong ibigay ko sa inyo ang mga salita ng ating Panginoon na nagpatibay, nagbigay sa akin ng kasiguruhan na wala akong dapat ipagduda sa aking hinihiling sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan. Tayo po ay magbasa ng ating Bible sa Philippians 4, chapter 4, verse 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin. At daing na may pagpapasalamat at iparilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Joshua chapter 1, verse 9 po, hindi pa kita inutusan, ikaw ay magpakalakas at magparatatag na mabuti. Huwag kang makakot, limang rupay-pay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man kumaroon. Psalms 28, verse 7 po, ang Panginoon ay aking kalakasan at aking kalasan. Ang aking puso ay tumiwala sa Kanya at ako'y nasakluluhan, kaya ang aking puso ay nagagalak na mailam at ako'y aking pupurihin siya ng aking awit. Kaya hindi po ako aawit. Mga kapatid, para po sa inyong kaalaman, ito po ay, ako po ay dumaan sa akin ang mga sabihin natin po hindi nakalimot pero nanlamig sa pagtawag sa Panginoon, at sapagkat dahil sa trabaho ay naniwala po ako na kung ako ay naging maayos sa aking trabaho ay magiging ayos ang lahat. Subalit, kapag po palang hindi natin inayos yung relasyon sa ating Panginoon, ay kahit anong galing mo sa trabaho ay hindi ibibigay sa atin ang tunay na tagumpay. Ako po mga kapatid ay may limang anak at ang aking po bunso ay 2016 last year po. Ang dako po ay mga kapatid ay humingi po siya ng nagsabi po siya sa akin na sumasakit yung paa niya kaliwa. Sabi ko po sa kanya, baka dahil ng basketball, kasi po ay may in-crams dito sa University of Batangas. So, ang ginawa ko po ay dinala ko po doon sa ortho at para po ma-check. So, ang sabi po sa kanya is kailangan lang mag-rest. Sabi po sa akin ng doktor, wala na dapat alalahanin. Basta tatlong linggo lang na nakarest. So, ako po ay nakipag-rest ng UP sa Department ng Engineering para po ipag-alam kung anong kalagayan ng bata. And after 3 weeks po, napansin ko po ang bata ay nakalakad ng maayos. At nung nakaraan po isang linggo ay ganun na naman. So mga kapatid, ako po ay dahil busy sa trabaho, lingit sa aking kaalaman, ito po palang aking anak ay pumupunta sa mediko. Pagkatapos po, tatlong mediko ang pinuntahan niya at isa ang sinasabi. Yan ay lamig at hangin dahil ikaw ay naglaro na aminin ko po mga kapatid na ako ay naniwala doon sa sinasabi niyon. Pero ako po ay hindi ko alam kung anong naramdaman ko dahil yung huling mediko na pinuntahan niya ay binigyan po sa mga kapatid ng kwintas na ang kwintas po ay yung mata na kung bakit nung makita ko ay parang kung ako'y natakot na hindi ko maintindihan kung ano ang aking sasabihin sa mata, na namumurahin ko baga kung ano dahil talagang hindi ko po alam kung bakit niya tinanggap yun. Nakahalaga po noon ay 800 piso daw yung malaki, ang kinuha ng bata ay 250 dahil maliit lang ang napili. So madaling sabi po ay October 14 po, nagdesisyon ako nung umagang sinagpunta ng bindi ko ay nung hapon po ay pina-schedule ko sa doktor. October 15 po ay binadvise ako na i-CT scan. Nung CT scan po, nagpunta ako ng pediatrics at dun po namin ginawa yung CT scan. October 16 po, birthday po ng anak kong ito. Kinuha ko po yung resulta at mga kapatid, doon po ako umagulhol na walang humpay sapagkat nung mabasa ko yung resulta, although hindi po ako doktor, ay talagang nakakatanghila ang aking nabasa na aking anak ay mayroong napakalaking bukol sa may bituka. At yun po ay ang laging tanong ko po sa Panginoon Diyos ay ilang beses pa kaya kakain ang aking anak, kailan ko pa kaya ilang beses ko siya sisilbihan at ilan pa, sabi nga na sa akin sa ito. Mga kapatid, noon kong araw na yun ay ako'y pumunta sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, mga pamangkin, at sinabi ko yung sitwasyon. November 17 po ay dinala namin sa mediatrics ulit para ipakita sa doktor yung resulta.
at ang naging advice ko is urgent operation. October 18 po, inoperahan siya ng tanghali hanggang inabot po siya ng ating naama, mga alas 8 ata ng gabi. Na hindi po ako nakapagbantay dahil talagang sa bigla ko po sa aking nakita na nasaksihan dun sa ano ay talagang ako po yung nawala ng lakas. At salamat po sa aking mga kapatid, sa aking buong pamilya sapagkat ang aking pong kahinaan ay kanilang pinalitan. Mga kapatid, nakakaiyak po. Sa pagkatlon pong dumating ang doktor after ng operasyon na hindi pa po siya nilalabas ng OR, ay nag-declare ang doktor na ang batang ito po ay nasa critical at ang siya po ay ang sabi po ng doktor na hindi ko makalimutan ay partida lamang po. Mas mabuti po ito na hindi aksidente at least ay nababantayan niyo pa at nakakausap niyo, nasasabihan niyo pa ang gusto niyong sabihin. Bilang nanay, mga kapatid, siguro po kayong nasa sitwasyon ay hindi rin niyo po alam kung kayo'y kakapit kung saan sapagkat doon ang una ang pinakamahirap po yung gumalaw na wala tayong pera. Pero salamat po sa Diyos, ang unang ipinagpapasalamat ay binigyan ako ng mga kapatid at magulang na hanggang doon na lang kung pagmamahal na ipinakita sa akin. Dumating po sa puntos na ako'y nagdadasal na hindi ko alam nung ipasok po siya ng OR, hindi ko po alam kung misto na uluka na ako. Sa paghinanap po talaga po ang presensya ng Panginoon at hanggang sa likod po nung nakita-kita ko, delikado po pala yung room na napot na hangot na ako yung mataas na voltahe ng kuryente. Doon po ako talagang dumapa at sinabi kong Panginoon, wala na akong magagawa, ikaw lang ang gagawa nito sa aking anak. Mga kapatid, hinintay ko ako'y hindi natulog. Puro po dasal para sa aking anak. Hanggang sa nung umagay ako'y tinamod ng anak ko. Na hindi ako nagpahalata, mga kapatid, na ako'y bagapag sa kanyang kalagayan. Pinakita ko sa kanya kung gaano kapatapang na hinarap ang kanyang pinagdadaanan. Pero sa kabila noon po'y pagkakatalib ko'y bumaba ang luha sa madaling sasabihin ng tao. Dumating po yung araw, purang araw ng Linggo na siya'y nasa ospital sapagkat nag-stay po siya ng 12 araw doon. Noong October 23 po, ako po ay nagbabantay sa ospital pero noong Linggo na yun, ay ang paramdam ko po sa aking sarili, isang batang binabag sa laruan na ako'y tumakbo ng simbahan para magsumbong sa ating ama. At ako po'y natutuwa at nahabol ko po, samantalang mulali pa hanggang nagusilyo ay nahabol ko po ang worship at ako po'y nakapagbigay ng pagkakataong makahingi ng habag sa ating Panginoon at masabi ko kung ano yung pasasalamat ng Diyos sapagkat para sa aking tagumpay na malaki ang naharaos ang anak ko sa operasyon. Mga kapatid, hindi po kayo maniniwala, hindi po mapaniwalaan bakit mula Mediatrix po hanggang nagusilyo ay hinahabol ako ng mga versikulo mula sa ating Biblia na nagpapasabing huwag kang matakot anak. Lahat po ay yun ang mensahe. Kaya po sobrang naniwala ako na ang Panginoon po'y buhay na ako'y binantayan ng mga oras na yun.